Isang magandang araw po muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Narito ang mga dapat na gawin upang hindi malasin ang iyong bahay. Isa sa pinakamahalagang ari-arian ng tao ay ang kanyang bahay o tahanan. Dito kadalasang nagsisimulang bumuo ng mga pangarap ang tao tulad ng pagkakaroon ng pamilya, negosyo o iba pang pangangailangan sa buhay. Mahalaga sa tao ang kanyang bahay. Kaya naman ang mga pamahiin o paniniwala ng tao tungkol dito ay binibigyang pagpapahalaga, totoo man ito o hindi. Kapag ang hagdan ng bahay ay mayroong 13 baitang, ang may-ari ng bahay ay maagang mamamatay o kaya naman ay maghihirap. Kapag mayroong rocking chair sa inyong bahay, iwasang iwanan ito ng umuugoy sapagkat malamang nasakyan ito ng masamang espiritu. Kapag mayroong bumahing habang ikaw ay paalis ng inyong tahanan, huwag mo nang ituloy ang iyong lakad dahil baka may sakunang mangyayari sa iyo. Hindi sinuswerte ang bahay na ang front door ay hindi nakaharap sa kalye. Kapag naman magpapagawa ng bahay, ilagay ang pinto sa gawing silangan para masikatan ang araw. Sa ganun ay maghahatid iyon ng swerte sa mga nakatira doon. Kapag nakabili ng biik, iligid mo ito sa poste ng inyong bahay ng 7 beses upang hindi ito maglayas. Malas ang anumang bahay na ginawa sa 13 ng anumang buwan. Sa babaeng may asawa, kailangang kanang paalagi ang unang ihahakbang tuwing uuwi ng bahay upang hindi masira ang kanilang pagsasama. Bukod sa mga pamahiin o mga paniniwala na aking mga nabanggit, narito ang ilang mga feng shui tips para dumaloy ang pera sa inyong tahanan. Unang-una na, maglinis ng bahay kasama na ang iyong bakuran. Ipaayos ang gripong walang tigil ang tulo kahit ito ay nakasara. Tanggalin ang lahat ng kalat o bagay na nakaharang sa inyong main door o front door. Tanggalin at palitan ang mga bumbilyang pundido na. Magtanim ng halaman sa inyong paligid. Laging isara ang pintuan ng toilet. Panatilihin din na nakasara o nakababa ang toilet seat cover kung walang gumagamit. Bago mag-flush, ibaba muna ang seat cover. Simbolo kasi ng gastos ang pagpa-flush sa toilet. Linisin ang inyong mga bintana. Ang bintana ay simbolo ng iyong pananaw sa buhay. Kailangan ng malinaw na pananaw upang maakit mo ang mga bagong oportunidad na mapagkakakitaan. Gumamit ng mga bagay na mayroong kulay gold at purple o violet sa southeast area ng inyong bahay, kagaya ng kortina, pang display na figurine at iba pa. Panatilihing malinis ang inyong kalan. Lagi rin itong gamitin sa pagluluto dahil nagsasaad ito ng kasaganaan at good nourishment para sa pamilya. Tandaan din natin ang no blue feng shui rule. No blue roof, no blue ceiling, no blue bathrooms, no blue kitchen, at no blue beddings. Kapag blue ang bubong ng bahay, kagipitan sa pera ang ibubungan nito. Nagiging sakitin o laging nanghihina kapag gumamit ng blue na beddings. Ang bathroom at kitchen ay marami ng water element, kaya kung gagamit ka pa ng blue dahil ito ay simbolo ng water, ay magdudulot lang ito ng hindi balancing enerhiya. Ang magandang kulay para sa bubong ay red, crimson, terracotta. Maganda rin ang Spanish styles. Ang susunod na maganda ay ang warm brown o kaya naman ay reddish brown. Dapat ang lupang kinatatayuan ng iyong bahay ay mas mataas kaysa sa iyong katapat o katabing bahay. O literal na mas mataas mismo ang iyong bahay kumpara sa mga katabi. Mas mataas ang bahay, mas maraming pagkakakitaan. Kung magsasabit ng pictures o anumang dekorasyon sa dingding ng bahay, laging ilagay ang maliit sa ibabaw ng mas malaki. Kung ipapaibabaw ang mas malaki kaysa maliit, ito ay lilikha ng pakiramdam ng laging nag-aalala ang mga nakatira sa bahay. Malalaman mo kung saan parte ng iyong bahay umiikot ang pinakamagandang enerhiya. Obserbahan kung saan ang paboritong pwestuhan ng iyong mga anak na maliliit at ng iyong mga alagang hayop.